DZXL 558 nangunguna sa inyong mga radyo. Maaasahang public service. DZXL 558. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng National Nutrition Council. Nandito na ang programa kung saan ang kalusugan ay number one. Two-time KBP Golden Dove Awardee for Best Radio Public Service Program. Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program. At 2016 Best AM Radio Program. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Mga usapin uko sa pangkalatang kalusugan. Matutukunan ang inyong mga katanungan uko sa sabutsaring issue ng maayos na pangangatawan. Mula ulo hanggang paa, busog sa impormasyon. Hitik sa ekspertong kaalaman. Radyo mo sa Nutrisyon. Radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, malusog na isipan. Para sa produktibong mamamayan. Narito na ang inyong mga kasama sa kalusugan. 2014 Gandingan Awardee for Best Development-Oriented Radio Program Host. At 2016 Best AM Program Host. National Nutrition Council Executive Director. Assistant Secretary of Health. Bernie Flores. At si Rod Marcelino. Good news mga kanutrisyon! Ayon sa 2013 National Demographic and Health Survey, tumaas po ang porsyento ng mga planadong panganganak mula 68% noong 2008 sa 72% noong 2013. Nabawasan din po mga unwanted na panganganak mula 16 to 11%. Magandang tanghali po. Ako po si Rod Marcelino. Welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon, Year 7. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Pag-usapan po natin ang pagiging responsableng magulang at ang pagpaplano ng pamilya kaugnay ng wastong nutrisyon. Sasamahan tayo muli ng ating ninang sa wastong nutrisyon, si Assistant Secretary of Health at Executive Director for ng National Nutrition Council, Bernie Flores. Good afternoon po, Asig Bernie. Good afternoon din sa iyo, Rod, at syempre sa ating mga suking tagapakinig. Talagang may good news kang bit-bit, ano? Oo. Alam mo kasi, pangarap ng bawat Pilipino yung magkaroon ng pamilya at mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanilang mga anak. Siyempre, mas madaling matupad ang pangarap na ito kapag may plano. Tama. Oo. At ayon pa rin nga sa 2013 National Demographic and Health Survey na nabanggit mo kanina, ang ideal na dami ng anak ay 2. Pero yung actual na average na dami ng anak sa atin ngayon ay 3. So may sobra dun sa ideal at saka dun sa talagang dami. Malaking improvement na rin naman ito dahil noong 1998, ang average na bilang ng anak ay 3.7 or 4. So good news yan, Asik. Good news din. May good news ka, may good news din ako. Maganda po yung tanghali natin, di ba? Dahil puro good news ang ibinabahagi po namin sa inyo. Okay. Kaya naman, sa hapong ito, pag-uusapan natin kung paano pa natin matutulungan ang ating mga kababayan para makapagplano sila ng kanilang pamilya para kayang-kaya nilang itaguyod ang kalusugan at tamang nutrisyon ng buong pamilya. Opo, bukod pa dyan, ipinagdiriwang din natin mga kasama ang buwan ng Mayo bilang Natural Family Planning Month. At espesyal mga kasama, yung guest po natin mula sa Commission on Population para talakayin ang Responsible Parenthood para sa ating episode na pinamagatang Pamilyang Planado, Nutrisyon Garantisado. Para naman mas maging kapanapanabig ang pakikinig ng ating mga kanutrisyon, Rod, ibigay na natin agad ang text question. Ayan. Of the week. Opo. Pero mamaya kasi na po kayo mag-text. Kasi baka may sumasagot na dyan sa iyong computer. Nagmamadali sila. Makinig lang po sa ating talakayan at siguradong masasagutin niyo mga kasama ang aming tanong. Magwawagi naman ng tig 200 pisong cellphone load ang unang 10 makakapag-text ng tamang sagot. Opo, makinig lamang po mabuti at sagutin po itong tanong na ito. Magbigay ng 2 programa ng pamahalaan hinggil sa responsableng pagtataguyod ng pamilya. Oras na marinig ninyo mga kanutrisyon. Abay maari na itong ipadala sa amin sa ganitong text format. Full name, space,
edad, space, eksaktong address, ilagay ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan. Ang inyong sagot mga kasama, syempre, at ito po'y isend sa 0908-579-6898. Huwag kalimutang isama rin po sa huling bahagi ng inyong text kung paano nyo po kami napapakinggan. Sa radyo po ba, sa Ustream gamit ang internet, sa radio app ng inyong pong cellphone o sa Facebook Live o sa Signal TV 309. Wow, ang dami na, no? Ang dami, opo. Wala nang rason para wala hindi ka marinig, Rod. O sige, upang masimulan na natin ang ating talakayan, malugod kong ipinakikilala ang ating makakapanayam ngayong hapon. Mga kaibigan, makakasama po natin ang Deputy Executive Director ng Commission on Population. Wala pong iba kundi si Director Lolito R. Tacardon, or Boyet po, Director Boyet. Magandang tanghali po, Director Boyet, at welcome sa Radyo mo sa Nutrisyon. Magandang tanghali rin po, ASEC, at kay Rod, at siyempre sa inyong mga masugi na taga-subaybay. Thank you po for the opportunity na makasama kayo. Opo. At sige, diretso na po tayo sa sabi nga ni Ma'am, talaga isa po ito sa napakahalagang episode na mayroon po tayo. Dahil napakarami na po tayo rito sa Pilipinas. Alright, Director, sa pagplano po ng pamilya, ano po yung mga dapat isaalang-alang no, ng ating mga mag-asawa na nakikinig ngayon? Well, sabi nga natin ano, ang pagbuo ano, at pagsasagawaan pagsisimula ng ano, pamilya. Actually, isang panghabang buhay ano na responsibilidad. Kaya nga naman dito napakahalaga ano na ang kahandaan ng mag-asawa ano bago sila bumuo ng kanilang pamilya. Pag sinabi natin kahandaan ay dapat ano yung buong kahandaan sa psychological, emotional at importante rin yung financial ano na kahandaan upang sa ganun ay matugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng bawat membro ng ng pamilya. So importante ano na bawat sila bago sila bumuo ng pamilya meron silang kakayahan ano sa tumaas ulit. Opo, sige po, sige. Opo. Tuloy lang po. Sige, yung sinasabi ko ano yung kahandaang emosyonal, financial at psychological at ng mag-asawa upang matugunan yung mga pangangailangan nila bago bumuo ng pamilya. So kung hindi handa, wag mo nang gumawa. Tama 'yun. Halimbawa sa edad, kung anong ano 'yun, pag sabi mo paghahanda ng mag-asawa, kung batang-bata pa, Dapat isa rin 'yun. Ano kasi maraming mga magulang talaga ang sinasabing hindi handa. Unang-una na diyan yung mga talagang na sabi nila ay batang-bata o na disgrasya lang. Minsan hindi ka gustuhan. Hindi pa siya handa talaga psychologically. Oh, at importante kasi dito yung pagbibigay mo ng sabi nga natin magandang kalidad na buhay sa iyong pamilya eh. Hindi lamang yung kakayahan mo na buhayin sila kasi talagang madali lang mambuhay ng anak pero yung kalidad ng buhay na meron sila yun mahalaga na dapat paghandaan ng mag-asawa mo. Nasabi natin kanina kami dalawa, Director Boyet, na banggit namin dalawa ni Rod, unti-unti nang gumaganda yung sitwasyon ng ating bansa pagdating sa pagpaplano ng pamilya. Ano po ba yung mga programa ng pamahalaan dito? Ang pangunahing ano yung mga naging effective na programa, mga galing na programa. Well, I agree ano na isang magandang balita nga ano ay ang pagbaba ng tinatawag nating fertility rate o yung mga bilang na pinapanganak ng mga kababaihan sa kanilang edad na pwede silang magkaanak ano from 6 noong 1970 ay bumaba ito ng hanggang 3 noong 2013 base sa National Demographic and Health Survey. Pero ang challenge pa rin dito ay actually dun sa mga sabi ko nga kanina mga mahihirap ano kasi base sa pag-aaral ang mga kababaihan ano, na napabilang sa mga mahihirap na segment ng ating society ay 5 pa ano yun, on the average yung kanilang anak at gusto lamang nila tatlo sana. Pero maituturing na rin natin itong isang magandang balita dahil nga sa magagandang programa rin naman ano ng gobyerno na ating ginagawa. Unang-una na dyan, ano yung Responsible Parenthood and Family Planning na bahagi ito actually nung kabuuang pulisiya na ipinapatubad ng ating gobyerno yung tinatawag nating Responsible Parenthood and Reproductive Health Law.
Ano, so bahagi diyan ng programa na isinasagawa ng Department of Health at ng Commission on Population sa pakikipagtulungan ng mga local government units itong pagpapalaganap ano ng responsible parenthood at family planning. Dito ang pangunahing ginagawa natin ay pagbibigay ng tamang impormasyon ano sa mga kababaihan, sa mga kalalakihan, sa pamilya, ano na yung sinasabi natin kanina, ano na sana sa kanilang pagbuo ng kanilang pamilya ay isipin muna nila yung kanilang kahandaan para sa pagbibigay ng magandang buhay sa kanilang membro ng pamilya. At syempre kakibat sa edukasyon ay yung pagbibigay ng serbisyo, anong kaukulang serbisyo on family planning na siya namang responsibilidad din ng mga local government unit. Isang magandang estratehiya rin na inaano natin dito ay hindi lang pagmimigay ng impormasyon ano, sa mga kababaihan. So madalas kasi po ang nag-attend ng mga session natin ay mga kababaihan. Ano, pero sinasama na rin po natin dito mga kalalakihan. Kaya meron tayong programa dito na tinatawag nating katropa. Ibig sabihin nito ay kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya. Ano, kaya katropa. Kaya mahirap silang mahabol kapag ano yung nagse-session sa mga family development session ng 4Ps na supposedly kabahagi sila pero mahirap silang hagilapin. Kaya nagkakaroon tayo ng special session ano sa mga kalalakihan. Ano na siya nang kapag regular days po kasi hindi natin sila nagilap. Kaya kapag weekends doon sila nagklaklase. So sa tuwing Sabado, Linggo kayo nakakapag. Oo, yun yung inaano naman mga local government units. At isa pang programa I think is yung adolescent health and development na siya namang tumutugon dun sa lumalalang or dumadaming bilang ano ng mga kabataan na maagang nabubuntis. Ano kasi meron siyang tinatawag natin demographic impact yung maagang pagbubuntis hindi lamang po sa health ng kabataan but kapag titignan mo sa kabuuan kapag isang bata ay maagang manganak most probably mas marami siyang pinapanganak base sa ating pag-aaral din mas mahaba yung kanyang exposure na tinatawag na reproductive siya. Opo, pwede siyang manganak. Oo, kaya nga naman ito rin sa tinutugunan din ng population management program. So baybayin ko lang po yung sinabi niyong mga programa director bago pumunta tayo dun sa isang tanong ni Rod kanina pa niya gustong itanong. So ang mga programa ay yung responsible parenthood, tapos yung family planning program kasama na yung edukasyon at saka serbisyo doon ano po. Opo, tapos yung katropa specific para sa mga kalalakihan at yung mga pang-apat yung adolescent health and development. Balikan ko lang nga po yung family planning services. Sabi niyo kasi kanina LGUs. Sila po ba yung gumagastos sa pag-provide ng mga family planning services ang local government natin? Base po actually sa RPRH law natin, ang magdi-distribute po sana at magpro-procure po ng mga contraceptives ay ang Department of Health. Centralized po siya sana po ito at ang distribution ay papunta po sa LGU. Pero ang limitasyon lang po nito, ang pinoprocure po ng Department of Health na mga supplies ay para lang dun sa membro ng NHTS o yung National Household Targeting System. Yung mga mahihirap po na segment. So, ang LGU po ang may sasalo na. Ano, kapag gusto natin magkaroon ng universal access, ang LGU po ay yung pupuno na po dun sa pagkukulang ng mga contraceptives ng binibigay ng mga LGUs po. Pero sila po yung in the principle of autonomy, sila rin po yung nagbibigay po ng serbisyo. Supplies lang po ang actual ang nagagaling sa Department of Health. Yung mga privado pong mga clinic, kasama rin siya dito sa programa. Kasama rin po sila. Ano kasi ang ating pong hangarin talaga ng lalo na ng RPRH law is universal access to family planning methods. So yun. So dapat walang napag-iiwanan. Okay, Natural Family Planning Month, Director ngayong Mayo. Opo. Yan ang sinaselebrate natin. Opo. So ano yung mga paraan ng Natural Family Planning na nire-recommenda po ng PAPCOM at ano yung advantages and disadvantages nito? Ang mga pangunahin pong natural family planning methods na pinopromote po ng DOH at ng PAPCOM at siyang mga LGUs po ay marami po yan. Una, yung
cervical mucus method o yung mas kilala na Billings ovulation method. Ito yung pag-monitor ng cervical mucus dun sa vaginal area ng babae at tinitingin niya kung nag-ovulate siya o hindi at kung kailan pwede mag-tali yung mag-asawa. Meron din po tayong basal body temperature method na tinitingnan naman po niya yung temperature ng kababaihan. Meron din po tayo yung kombinasyon ng dalawa, yung pag-monitor ng mucus at saka yung pag-monitor ng basal body temperature na tinatawag nating sympothermal method. So yung tatlo na yon. Meron din po tayong yung lactational amenorrhea method na pinopromote ng NNC actually para sa nutrition sa mga nagpapasuso sa mga exclusively breastfeeding for 6 months doon sa kanilang baby kasi may natural po na hindi siya mabubuntis kasi habang breastfed nagbe-breastfeeding po yung babae napipigilan po yung pag-ovulate pagpaano ng hormones. Meron din po tayong standardized method. Ito naman yung pag-monitor yung calendar. Iba po yung calendar hindi po scientific kasi yung calendar na tinatawag. Kaya hindi po natin siya kinukonsider na scientific natural family planning method. So, ano po ito? Standard? Standardized method. So, parang may beads po siya, na parang rosaryo, na nandun po kung kailan magsisimula yung regla at kailan po pwede po silang mag-talik, mag-asawa. Lalo na kung ayaw nila pong, kung gusto nilang mabuntis o ayaw nilang mabuntis doon sa standardized method na lang. Gusto ko lang ipabati din sa publiko na hindi po kasama sa natural family planning method ang withdrawal. Kasi mataas pong porsyento. Maraming nabubuntis. Opo, hindi po siya effective. Hindi siya effective. Mm-hmm. So, kaya ang Department of Health ay hindi po talaga sinasamang withdrawal sa natural family planning method. Mm-hmm. So, ito po, ito yung mga may ebidensya na opo, scientific. Na tawag natin. Kumusta po ang reception ng publiko, lalo na ng mga... Yung nga lang po, medyo nakakalungkot na pag tinitingnan po natin yung ating study or yung datos base na, for example, sa National Demographic and Health Survey, mababa po yung acceptance ng natural family planning methods. Almost 1% lang nung kabuang natin. Acceptance. Contraceptive prevalence rate natin. Uh-huh. So, mababa po siya. Pero maganda po siya. Epektibo po to actually ang natural family planning method kung tama lang po yung paggamit nito. Napansin ko, Director Boyet, 1, 2, 3, 4, limang pamamaraan yan. Pero puro babae ang may responsable. Actually po, ito po yung isa sa mga... Asan ang mga lalaki dito? Yan po actually ang... Basal body, temperature ng babae. Yung combination ng dalawa, lactation amenorrhea, babae rin. Standard days, babae rin. Opo, actually, ang minomonitor po natin ay yung mga physical signs sa mga kababaihan. Pero sa totoo po sana, ang natural family planning method ay kailangan ng tulong ng lalaki sa pagmumonitor. Lalo na, for example, sa pagtatala. Kung kailan fertile o kailan hindi fertile lang ang babae. That's why isa nga po sana sa mga advantage nitong natural family planning ay manapapaganda yung samahan na mag-asawa kasi dapat dalawa sila shared monitor responsibility in monitoring ng mga body signs ng babae. Yung nga lang po isa rin sa disadvantage hindi sa sa kultura ng ng Pinoy po talaga yung na dalawa ang nagmo-monitor even in artificial actually pang babae kaya isa rin gender issue pa rin na umiiral sa atin baba po. Yung kakulangan ng partisipasyon ng kalalakihan talaga sa ating family planning. Okay, kanina Doc na Director na banggit mo na yung mga dumadami yung mga kabataang nabubuntis. Ano ba yung mga dahilan na ganito? At saka ito ba ay true sa buong bansa o may mga lugar lang na ano? Overall po talaga, meron po tayong increasing incidence of adolescents who have begun childbearing o yung mga talagang nagbuntis na po at naging nanay na before they reach po yung kanilang 20th birthday. Noong 2002 po, meron tayong 6% of them. Pero noong 2013, nadoble po ito, more than 14% na po ito, 13.6%. Mm-hmm. So,
ano po to, ano, medyo serious problem po natin dahil in the entire Asia, tayo po yung nangunguna actually. Mm-hmm. Tayo lang po yung may proportion ng mga kabataan na tumataas yung maagang mm-hmm. pagbubuntis. Ano, sabi nga nila, ano na tayo, ano, gold medalist tayo dyan sa aspeto na yan at ayaw naman natin so, nangyari yan. Ano yung kadahilanan nito, Director Boyet? Bakit mataas ang ating adolescent pregnancy? Opo, yung prevalence po ng ating teenage pregnancy ay true po sa lahat ng region. Ano? Mm-hmm. At ilan po sa mga dahilan po rito ay yung pinaka-direct po yung maagang pagkakaroon ano, ng sexual activities ng mga kabataan. At ang mga indirect causes po natin dito ay very complex po to actually yung reason niya. At meron tayong tinatawag na levels of influence ano, sa sexual behavior ng mga kabataan. Una sa individual pa lang. For example, factor na po rito yung values na meron yung kabataan. Yung kanyang na-form na mga prinsipyo at mga values sa kanyang sarili. Yung kanyang disiplina rin. Ano at yung mga barkadang kanyang sinasamahan. Yung peer pressure po kasi base sa pag-aaral, malakas pa rin pong factor. Ang isa pong very significant factor din na nag-emerge, ano, particularly in modern times, ay yung access ng kabataan ano, sa internet at saka sa mga online information. Ang ano po dito, ang nakakalungkot po, yung mga online information na na-access nila ay hindi guided. No, wala pong kakayahan ng mga magulang. Oo. So walang magsasabi kung anong tama na nakukuha nila from the internet o hindi. At ano na rin po to, no, psychologically po kasi ang kabataan ay nasa transition siya nung pagiging sa adulthood. Kaya ang kanyang mechanism ay masyado siyang nag-explore ano sa kanyang sarili. Ano, kaya nga rin po yung kanyang mga activities ay experimental na tinatawag. Masyado silang curious sa maraming bagay at isina po dito yung kanilang sexuality na kanilang ina-explore. Kaya po yung sexuality ay isang napakalaking issue po sa mga kabataan. At medyo alarming is that yung kanilang information about sexuality ay kung hindi sa internet, sa mga barkada po nila nakukuha at hindi po talaga sa mga magulang. No? Or, so, or sa eskwelahan. O sa eskwelahan. O sa mga teachers. So yun, kaya syempre yung kanilang mga barkada ay parehas din naman pong limitado yung kanilang kaalaman. So parehas po silang nagaan. Kaya malakas po yung impluensya po ng barkada pa rin. So meron tayo ng programa para sa ganitong sitwasyon? Actually, natutuwa tayo na halos lahat po ng maraming ahensya na merong programa nito. Ano ang at ang interagency, sa ngayon nagpo-form na tayo ng interagency and ano harmonized programs ano for adolescent health sa pangungunan ng National Youth Commission na siyang bumabantay ano sa development ng kabuuan ano ng kabataan. Si Miss Isa Siguero. Ang Department of Health, ang Commission on Population, DSWD, DepEd ay marami nang ginagawa rin dito pero karamihan po sa mga ginagawa nito is more on provision of information. Mga communication strategies. Saka sa Commission on Population po, meron kaming ginagawang community-based and school-based na mga communication strategies na tinatawag naming U4U. Ano, yung kabataan na siya rin yung... U4U. Opo, siya magdedirecta rin ng, sa kabataan. So it's a peer-to-peer, peer-to-peer approach po siya. Mm-hmm. Kasi sabi nga natin kanina, di ba, ang pinagkukuha ng informasyon ng mga kabataan, yung kabarkada po nila. So we train young people, lalo na yung mga potential na maging leaders, to educate their peers. Mm-hmm. Ano, so interactive po siya ano, sa school, sa mga community, and even po yung mga nasa workplaces. Ano kasi marami na rin nagtatrabaho ng mga kabataan na wala rin silang tamang impormasyon. So kasama po sila sa ating programa. No, so yung mga interactive interpersonal communication strategies pero isang ano din po ano potential na makaka-reach sa mga kabataan na gusto nating i-take advantage din is yung internet, mga online communication strategies like yung mga social media kasi wala na yata ang kabataan ngayon na walang Facebook, Twitter at social media Instagram, accounts ano so we would like to take advantage tong mga vehicle or venues ng communication na pwedeng magbigay ng tamang information sa
kanila, particularly on adolescent health and development, lalo na dun sa sexuality education na sinasabi natin. Meron din po ang DepEd na tinatrabaho din po ngayon, ang comprehensive sexuality education. Gusto sana natin ito yung pangmatagalang strategy na ma-institutionalize sa curriculum yung mga iba't ibang information on adolescent reproductive health sa K-12 curriculum. Mm-hmm. Pa nang sa ganun, as early as grade 5 actually, base sa batas, ay kailangan mabigyan na ng tamang information. Opo. Punta naman tayo sa usapin ng responsibilidad, Director. Ano po yung mga responsibilidad ng magulang sa kanilang mga anak sa usapin po ng kalusugan at nutrisyon? Well, una-una yung pangangaral. Yun po yung pangunahing responsibilidad ng magulang, lalo na sa usapin ng kalusugan at nutrisyon. Sa bahagi po ng sexualidad, I think is ito sa mga issue lang na medyo hindi sanay ang mga magulang. Kasi makapag-open. Opo, yun lang. Kasi bata, ano? Base sa po sa ating mga researches, talagang may gap eh. Communication gap in terms of sexuality. At nasa kultura na rin po kasi natin. Na meron pa rin pong sense of parang tabu pa rin po kapag pinag-uusapan ng sexualidad between adolescent children at saka yung kanilang parent. Kaya isang programa din na ginagawa natin is yung educating parent on how to educate on adolescent and sexual reproductive health yung mga kabataan. Yung kanilang mga anak. Yung kanilang mga anak mismo. So meron tayong sa PAPCOM yung parent education on parenting adolescent. So yun po yung kasi nakakapagtaka rin po na kahit na ang mga kabataan pumupunta sa kanilang barkada para kumuha ng informasyon, meron po kami ginawang study na nagsasabi na ang kabataan din, ang pangunahing pinapakinggan pa rin ay magulang. So pag mga serious decisions, sa magulang pa rin magulang po sila bumabalik. Okay, sige. Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, narito muna ang ating word for the week na reproductive health. Ayon sa Republic Act 10354 or ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012, ang reproductive health ay ang pagkakaroon ng ganap na physical, mental at social na kagalingan ng reproductive system. Nangangahulugan ito na may kakayahan ang mga tao na magkaroon ng responsable, ligtas, may pahintulot at kapaki-pakinabang na sex life. May kakayahan din at kalayaan na magdesisyon kung nais na nila at kung kailan ito gagawin. Ang kababaihan at kalalakihan ay mayroon ding pantay na karapatan sa pagkakaroon ng sexual relations at sa reproduction. Yan po ang ating nutrition word for the week na reproductive health. At mga ka-nutrition, pwede rin po kayong magtanong sa ating panauhin na si Deputy Executive Director Lolito Tacardon ng Commission on Population. Tawag lang po kayo sa 882-2374 o mag-text po sa 0921-431-1044. Yan ay para sa mga gumagamit po ng smart. Yung globe number naman natin ay 0927-650-6795. Bukas pa rin po ang ating text line para sa mga nais magpadala po ng sagot sa text question of the week contest. 200 pesos po na load ang naghihintay po sa 10 makakapag-text ng tamang sagot. Muli po ang tanong ay magbigay ng dalawang programa ng pamalaan hinggil sa responsableng pagtataguyod ng pamilya. Napakadali lang po ang tanong ng ating ninang. I-text po mga kasamang inyong sagot sa ganitong format: full name space, edad space, eksaktong address, ilagay po ang street, barangay, bayan o lungsod at lalawigan, at ito po ay isend sa 0908-579-6898. Mas malalim pang talakayan tungkol sa kalusugan at nutrisyon, hatid ng isang responsableng magulang ang ating babalikan mamaya. Tutok lang mga kasama at magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7. Radyo Mo sa Nutrisyon. Ang kampiyon ng 10 commandments. Mangmoy, caller sa line 1. Hello, Mangmoy. Pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH.
Pang-sampung kumainment, Mangmoy. Maging aktibo, iwasan ang alak, huwag manigarilyo. Wala akong ganyang bisyo. Very good, Elmer. Maraming bagay ang nagdudulot ng stress at ng sakit, tulad ng cancer, heart disease, diabetes. Simple ang sekreto. Kumain ng tama, magpalakas ng katawan, maging aktibo. Game ako dyan, Mangmoy. O sige, Elmer, mamaya pagpunta natin sa kantin, maghagdan tayo. Ha? Hanggang 10th floor? Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. Radyo mo sa nutrisyon. Nagbabalik po ang radyo mo sa nutrisyon at pinag-uusapan natin ang ilang mahalagang bahagi ng responsible parenthood at reproductive health. Kasama po ang ating panauhin si Popcom Deputy Executive Director Lolito Tacardon or Director Boyet. Opo, Director Boyet, para rin po sa kaalaman ng ating mga kanutrisyon, ano po yung mahalagang provision ng Republic Act number 1034 or mas kilala bilang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act? Siguro update nyo na rin ang ating mga tagapakinig sa latest decision ng Supreme Court tungkol dito. Salamat po. Ang pangunahin pong provision ng RPRH law na tinatawag po natin ay pagtatalaga o pag-implement po ng comprehensive reproductive health program sa lahat ng implementation level from the national down to the local level. Ang pangunahing component po ng comprehensive reproductive health program ay yung universal access to family planning services. So lahat po ng accredited facilities ay minamandato na magbigay po ng widest range ng family planning services, lalo na sa mga pasilidad sa mga sa barangay at mga RHUs. Nandiyan din po yung ating access sana sa maternal health services, sa mga pre and postnatal check-up na kailangan ng mga kababaihan para sa kanilang malusog na pagbubuntis. Kasama din po yung comprehensive sexuality education sa mga kabataan, na pagbibigay ng tamang impormasyon naman sa kanilang sexualidad. At dito rin po ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act ay nag-aatas din ng mga iba't ibang programa din doon sa pagpigil ng maagang pagbubuntis. Lalo na ng impormasyon na kailangan ng mga kabataan at mga functions na dapat ginagawa din ng mga iba't ibang stakeholders, lalo na ng mga local government units na siyang tagapagpatupad ng batas na to. Opo. Yung mga servisyo naman po na available sa health center para maitaguyo, Director, ang programang Responsible Parenthood at Family Planning, ito ba ay libre po? Dapat, base sa batas natin, dapat ang mga servisyong ito ay free. Free. Wala dapat na out-of-pocket expenses ang ating mga dapat kababayan na pumupunta sa health center. So sa mga nakaka-experience po ng mga pinagpabayad, mga sana, donations dapat pumunta po sila sa kanilang mga sa DOH at magsabi ng ganitong dahil sa batas po talagang bawal po na may bayad dapat tong mga lalo sa mga indigents. So lalo na yung ating mga contraceptives na ibinibigay ay galing sa Department of Health. May mga LGUs po kasi na nagsasabi na para daw umikot yung kanilang pondo para sa servisyo, kailangan nila ng ng expenses, pero bawal din po yon sa batas. Okay. Dapat libre lahat yan. Okay, so on that note, sasaraduhan na natin ang ating discussion, Rod. Ang message lang ni Director Boyet, yung pong mga binibigay na serbisyo sa ating mga pamahalaang health facilities, yung mga health centers, barangay health stations, libre po yun. Ayan, ay nako, meron tayo ng pahabol na tanong kay Texter 7077. Director Boyet, ang tanong po niya, good PM po, ask lang po. Sa ngayon po, ano po ang average age ng babae sa tamang pag-aasawa at risky na po ba yung 30 years old pataas pag-aanak? Thanks po. Bale, ang edad po kasi natin ng tinatag nating reproductive age ay 15 to 49. Pero syempre ang pinaka-risky po dyan ay yung mga minors. So, at hindi rin naman po pwedeng mag-asawa po yung mga minors. So dapat
ang pinaka-healthy po na taon. No, at yun din naman po ang re-recommend ng Department of Health ay dapat around 19 to 20. Pataas na, no? Yung 30 po ay medyo okay pa. Oo, hindi pa naman risky po yan. Ano? Pero pagdating po ng 42, pataas na, yun ang... Medyo delikado na. Oo. Oo. Tsaka pa, di ba, Director, ang mga teenager kung mga anak dapat sa ospital. Opo, dapat kahit saan, sa ospital kasi very risky ang panganak nila. Yun po ang pulisiya ng government, ano, facility-based delivery dapat lahat ng panganak. Lying in, di ba ma'am? Lalo na. Yes. Hindi siya pwede sa lying in. Hospital talaga. Hospital talaga. Bawal na sa bahay, lalo na. Bawal sa bahay. Okay, mga ka-nutrisyon, responsable at planadong pagpapamilya po. Ang ating tinalakay ngayong Sabado, tunay na ang pag-asawa ay hindi biro. Kaakibat ito ang isang malaking responsibilidad para sa magiging pamilya at maging sa komunidad. Payo ng ating eksperto para sa mga mag-asawa gumamit ng family planning method na angkop sa inyo. Ipinaalala din sa lahat na alamin ang mga paraan upang mapangalagaan ang sexualidad kahit na nasa murang edad pa lang. Sumangguni sa doktor, sa nurse, or sa midwife sa health center ng inyong barangay o bayan hinggil sa mga programa tungkol sa responsible parenthood at family planning. Kailangan magkatuwang palagi si nanay at si tatay sa pagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya. Sa pagbuo ng pamilya, pag-usapan ng mag-asawa at tukuyong mabuti ang nais na bilang ng mga anak. Ang tamang pag-aagwat habang isinasaalang, alang ang kahandaang psychological, financial, kalusugan at nutrisyon. Ganun din ang mga concern sa lipunan, kultura at ekonomiya. At nakasama po natin sa talakayan ang ating panauhin na si Deputy Executive Director Lolito Tacardon ng Commission on Population. Maraming salamat po, Director Boyen. Salamat din po sa pagkakataon. Opo, your last message po para sa ating mga tagapakinig po. Opo, sa lahat po nating kababayan, alamin po ninyo ang inyong karapatan na, na napapaloob po sa RP, Responsible Parenthood and Reproductive Health Law. Ano na makukuha po ninyo sa batas na to at para sa impormasyon pa, so pumunta po kayo, kahit pa lang pumunta po kayo sa inyong mga health facilities para maka-access po ng mga services na to. Okay, maraming po salamat muli, Deputy Executive Director Boyet, Dr. Director Lolito Tacardon ng POPCOM. Heto naman Rod, ang mga tiyak na kaagapay natin sa bahay, opisina o saan man, na tumutok sa kabuuan ng ating talakayan ngayong hapon, sila ang 10 nagwagi ng 200 pesos na cellphone load sa ating text question of the week na magbigay ng 2 programa ng pamahalan hinggil sa responsableng pagtataguyod ng pamilya at reproductive health. Ito sila pa. Opo, eto ma, mabilisan lang. Mabilisan na. Medyo inahabang. Lima-lima tayo, ma'am. Mm-hmm. Unang winner. Ito po ay mula po sa Barangay Banaba, San Mateo, Rizal. Mm-hmm. Congratulations to Benji Punay, 51 years old na sa radyo po siya nakikinigin, ma'am. Benji, oo. Benji. Oo, ang kasunod nating nanalo ay taga Block 10, Lot 47, Buenos Aires, Ciudad Grande, Subdivision, Santa Rosa, Laguna. Radyo rin siya, 28 years old, Rowena Ramirez naman. Congratulations. Yung susunod mo, ay medyo malayo-layo to, Sambuanga del Sur. Uy, Sambuanga del Pulacan. Opo, Pagadian City, Sambuanga del Sur. Sa radyo po siya nakatutong ngayon, 22 years old. Tricia Kagawan. Ayan. Kagawan. Congratulations, Kagawan. Tricia. Sa internet naman, nakikinig ang ating susunod na nanalo na taga Barangay Diagyang, Dilasag, Aurora, 36 years old, si Tristan Narag. Ayun. Yung susunod naman, ito medyo malapit-lapit lang sa may Masbate City. Oo. Si Dexter Cariazo, 25, nasa FB Live siya ngayon. Sa radyo naman ang ating susunod na winner. At taga 72 Losada Street, Barangay Balong Bato, San Juan. Dito lang yan, San Juan. Yan ang malapit. 40 years old, Rodel Reyes. Yung susunod naman, 61 years old. Sa radyo po siya nakatutog. 950 Del Pilar Street, Bacolor, Pampanga, Corazon Pineda. Okay. Ang kasunod po ay taga Sitio Lamuan, Purok 6, Colon, Maasim,
Saranggani. Ah, Saranggani. Oh, oh. Maasim din sa Saranggani. Sa radyo siya, 40 years old, si Grace Tanda. At yung panghuli sa aking listahan, ma'am, galing po sa San Miguel, Bulacan. 160 Santa Rita, matanda, San Miguel, Bulacan, 51 years old. Nasa radyo po siya nakikinig ngayon. Ronnie De Leon. Ah, lalaki. At sa akin namang pinakahuli at lahat, pang 10, no? Opo. Taga Sitio San Felipe 1, Barangay Tagumpay. Wow, winner ka talaga, ma'am. Tagumpay. Oo, Baco, Oriental Mindoro, sa radyo. 30 years old, Hilda Muahe de Gala. Yeah. Wow, congratulations po sa inyong lahat. At yan po ang kabuuan ng ating talakayan ngayong Sabado dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Naway muli namin kayo nabusog ng mga kaalaman tungkol sa kalusugan at tamang nutrisyon. Sa mga nais po pong humabol para sa kanilang mga tanong, text lang po sa 0908-579-6898. Kahit tapos na po ang programa, sasagutin pa rin po ito ni Deputy Executive Director Lolito Tacardon ng Commission on Population sa pamamagitan po ng aming production team. Sapagkat yan po ang tunay na serbisyo publiko ng Radyo Mo sa Nutrisyon. Magsasama-sama po tayo muli sa isa na mga sustansyang talakayan sa susunod po na Sabado, ganap na alas 12:30 ng tanghali dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon, DZXL 558. Tandaan, dito po sa Radyo Mo sa Nutrisyon, bubusugin namin kayo sa impormasyon. At sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayo iwaksi po ang mga maling gawain kumukontra sa pagkamit natin ng mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tandaan lamang po, malusog na katawan, malusog na isip para sa malusog na mamamayan. Ako po inyong lingkod, Assistant Secretary of Health at Executive Director ng National Nutrition Council, si Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino. Kami po ang inyong kabalikat sa kalusugan at sa wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon Year 7! Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng National Nutrition Council.